It's bounce back time! Ngayong halos back to normal na ang lahat. Oras na para magbalik loob at regular programming na tayo. Ang ating mga goals na naunsyami dahil sa pandemya, it's the best time para simulan ulit. At ang top priorities dapat ay ang ating, syempre, kalusugan. Kasagsagan man ng killer virus o hindi, ang soft target ng sakit ay ang ating immune system na pwedeng mauwi sa komplikasyon. At dahil aligaga ang lahat, mapatrabaho man o personal na buhay, kadalasan nakakalimutan ng marami na alagaan ang sariling katawan. Si Anne, mahigit 30 taon nang nakikipaglaban sa sakit na diabetes. Aminado siya, bunga ng kanyang unhealthy lifestyle, ang mitya ng kanyang iniindang sakit ngayon. At ito pa, bukod kasi sa hindi siya regular na umiinom ng tubig, sweet tooth din pala itong si Anne. Dahil para sa kanya, dessert is life. Hindi niya inaakala na ang matatamis ang pwedeng kumitil sa kanyang buhay. Bukod kasi sa hindi ako maingat sa pagkain noon, nasalahin na rin namin na may diabetes. Hindi ko akalain na pagtanda ko, tatamaan din ako ng sakit na ito. Sa tala ng World Health Organization, nasa 2 milyon na ang pinatay ng sakit na diabetes sa Pilipinas. Isa ang edad sa mga risk factor sa mga ganitong uri ng sakit. Bukod sa mga nakamamatay na sakit, ang numero unong kalaban ng mga nadadagdagan ng edad ay ang paghina naman ng katawan. Na siya namang iniinda ngayon ni John. Sa trabaho niya bilang taxi driver, katawan ang kanyang puhunan. Dahil kailangan niyang mahagilap ang kanyang boundary. Nakakalimutan na ni John na pagtunan ng sariling kalusugan. Wala na siyang regular na exercise at madalas kulang pa sa tulog. Dahil sa pagod at maghapong pasada, minsan sa loob na ako ng taxi nakakatulog at nagpapahinga. Bukod pa dito, mabilis na akong hingalin. Mabilis na rin akong mangalay. Self-love! Ayan, yan ang huwag nating kakalimutan. Dahil more than anything at anybody, sariling katawan muna dapat ang ating inuuna. Kaya dapat alam natin ang hashtag priorities natin sa buhay. At top of the list, syempre, ang ating kalusugan. Mag-exercise at tamang diet, sabayan pa ng tamang suplemento, siguradong-sigurado na yan, lahat tayo magiging max malusog. Lesson learned na kina John at Anne ang nangyaring pandemya. Kaya todo ingat at alaga na sila sa kanilang katawan. Sinimulan na nila ang pagpapalakas ng kanilang immune system o resistensya at nadiskubre na rin ang dalawa na bukod sa proper diet at exercise. Dapat may suplementong nakasuporta sa kanila para tuloy-tuloy nga naman ang laban sa buhay. May mga suplemento naman tulad ng Health Max. Na ang pangunahing sangkap ay 8 klase ng iba't ibang mga berries at may mangosteen pa. Ayon sa mga eksperto, bukod daw sa nakakatulong ito na makuha ang pinapangarap na lakas ng ating resistensya, nakakatulong pa ito para maging masigla ang katawan. Ang 1 hanggang 2 kapsula raw nito araw-araw. Tumutulong para suportahan ang cardiovascular system, pagandahin ang balat at kalusugan ng ating mga mata. Pinapalakas din nito ang digestion at sirkulasyon ng katawan ng isang tao. At sa loob lang ng ilang minuto, garantisado daw na ramdam agad ang bisa. Patunay daw ang dagdag lakas sa mga sumubok na ng suplementong ito. Kaya si Anne at John. Max maayos at max maganda na raw ang kanilang pakiramdam ngayon. Mula nang uminom ako ng Health Max, bumaba ng blood sugar level ko. At nalaman ko ito
2 months matapos ako magpa-laboratory test. Dahil sa health ma, ramdam ko na bumalik ang lakas ko. Yakang-yak ako na ulit, tumatsada, takasada, mula umaga hanggang gabi. Nang hindi agaran, napapagod. Ngayong 2023, huwag kalimutang isama sa bucket list ninyo ang pagmamahal sa sarili. Lalong-lalo na ang pag-aalaga sa health. Hindi pa huli ang lahat para ma-achieve ang inyong hashtag health goals.